Magandang araw mga boss. Lalagyan natin ng pangpatigas sa front fork itong City 125. So yung isa ay nalagyan ko na kaya pawis na pawis ako. So video natin yung isa para makita nyo kung paano natin gagawin. Boss, tatanggalin nyo itong lock ng front fork na ito. So madali lang ito tanggalin. Kakailanganin nyo lang dyan ng adjustable wrench. So ito naluwagan ko na kanina. So madali na lang yung tanggalin. So tatanggalin natin ito mga boss. Gamit ang So itong wala pang lagay na pampatigas mga boss. Safe pa ito. Hindi ito lilipad. Pero kung dati nang mayroong pangpatigas at binabalat mong buksan, dubli ingat kayo. Lagyan nyo ng pang sapin para hindi lumipad. Kasi baka mabulag kayo pag tinamaan kayo nito sa mata. So eto, hindi ito lilipad mga boss kasi ano pa ito, wala pa itong pampatigas. So sakto pa ito. Madali lang ito tanggalin mga boss. So, ayan, matatanggal na natin. Ayan, tanggal na. Ayan, kukunin nyo itong puting tubo. So, kapag nakuha nyo na, lalagyan natin ito ng mas mahabang tubo. So, ito, isasapin ko lang dito. So, tara. So, ang gagamitin natin ay yung pipe sa pag-install ng electrical. So, ginagamit ito sa mga building mga pops. Matibay ito, hindi ito mababasag sa loob. Mas gusto ko itong gamitin kaya sa bakal mga boss. Then, pasok na dito. Dito, masikip ito dito, maluwag. So, ayan. Tapos, etong hawak kong ito, 1 1/2 inch ito. So, saktong-sakto lang ito kasi kapag 2 inch ay matigas na siyang pasok. So, ito, sakto ito para, sakto ito sa bounce ng tricycle na gawa dito sa lugar namin. So, ito, 1 1/2 inch. So, putuloy na natin. So, dapat, kabilaan, parehas lang ang inch na ilalagay nyo. So, kung 1 1/2 sa kabila, ganun din sa kabila. So, as possible, mas maganda kung mapapantay nyo itong maigi. So, ganito ang sekreto dito sa lugar namin kapag may sidecar na ang motor mga pops. Kasi mabigat ang sidecar dito sa amin. So, bumabagsak yung front fork. So, lahat ng tricycle dito, lalo yung mga pangpasan ay naroon ganito. Tapos, lilinisin nyo yung Okay na yan mga boss. So sa ibang motor mga pops, ganito ang ginagamit kasi sakto na ito sa spring ng ibang motor. So ang CT100 ay CT125 pala ay ganito. So ikakawit na natin. So ito, binabaan ko nga pala siya para mas waluwag kaysa nakangat siya. So distartin nyo na kung paano yung lalagay mga pops. Ito ang sa ilalim. Then, push natin dito. Tapos sabay ikot. So, ingat kayong hindi kayo matalsikan sa mukha. So, ayan.
sabay ikot. So medyo nakakalang ako nito. Gumamit ako dito ng pangtulak mga paps kasi matigas, hindi pabor sa akin yung posisyon ng ano. Yung sa kabila ay kinamay ko lang yun, pero dito ay gumamit ako ng pangtulak. So make sure mga paps na hindi kayo tatalsikan kasi delikado yan. So doble ingat kayo kapag naglalagay niyan. So, ayan, kapag hindi pa masyadong nakakagat yung thread ay tinatakpan ko ng kamay ko para siguradong kung tumalsik man ay hindi sa mukha ko tatama. So ayan na, hindi pa ako nagtitiwala sa kagat ng thread kasi may chance pa na lumipad yan. Pero makailang ikot ay pwede nyo na yung ano, hindi takpan dahil hindi na yan dyan makakalipad. So ayan, kung makikita nyo mga paps, hinaharangan ko ng aking thumb yung ano, tas na parte niya para if in case hindi pa nakapasok na mabuti yung thread ay hindi siya ano, tatalsik. So ayan, binitawan ko na, ibig sabihin ay nakakagat na dyan yung thread. Tiwala na ako, hindi na yan lilipat at tatama sa mukha ko.